Pinahintura po ni Team Pinoy Senatorial Candidate Jambi Madrigal ang pagkontes sa kanyang social media account na may papremyong iPad sa mga lalahok. Humingi na po ng paumanhin ang dating senadora kaugnay dito sabay giit na mga volunteer at taga-suporta niya at hindi raw siya ang namamahala sa kanyang Facebook at Twitter accounts. Balita hati ni Sandra Aguinaldo. Hindi na sumama si Jambi Madrigal sa ikalawang araw ng kampanya ng Team Pinoy sa Cebu dahil daw sa lagnat. Nagpapahinga man, naglabas siya ng pahayag kaugnay na investigasyon ng COMELEC sa pag-contest ng isang kandidato sa mga social network na may premium iPad na una nang inako ni Madrigal. Sabi ng dating senadora, mga volunteer at taga-suporta raw ng kanyang anti-corruption advocacy ang namamahala umano ng kanyang Facebook account na konektado naman sa kanyang Twitter. Humingi raw siya ng paumanhin sa ginawa ng mga volunteer na ayon sa COMELEC ay labag sa mga patakarang pang-eleksyon. Pinatanggal na raw niya ang pa-contest sa Facebook at tinuutos sa mga volunteer na sumunod sa mga patakaran at batas pang-eleksyon. Paglilinaw pa ng kampo ni Madrigal. Walang price na pinag-uusapan dahil hindi niya alam, hindi alam ng kandidato. Siguro pagdating ng panahon as we go through the process of really finding out what happened, malilinaw natin, no, kung talaga bang may iPad na ipamimigay. Pinahintuman ang alok na papremyo, nanindigan muli ang COMELEC na hindi patuloyang absuelto si Madrigal. Ang risk is ultimately makita namin na talaga palang may violation o di tutuluyan na namin. Tutuluyan yung disqualification at saka possible criminal election offense. Depensa naman ng mga kaalyado, huwag mo nang husgahan si Madrigal, lalo't malabo pa raw ang patakaran kaugnay sa paggamit ng social media sa panahon ng kampanya. If you look at the omnibus election code, wala eh. No? Kaya ang tanong nga dito, kung hindi binabanggit sa omnibus election code, no? Can we apply it to social media? Social media as a venue for campaigning is entirely a new terrain. We appeal not to everyone to give some leeway as far as this is concerned. Plano naman ng COMELEC na pulungin ang mga online advertising company para makakuha ng update tungkol sa mga political advertisement na naglabasan mula nung magsimula ang campaign period. Minomonitor din daw ng COMELEC ang pangangampanya online ng mga kandidato. Sandra Aguinaldo, GMA News.